Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako po si Helen, 39 na taong gulang, isang balo. Namatay kasi ang asawa ko dahil sa isang away inuman. Hindi naman siya ang may kaaway, bali parehong imbitado ng kaibigan niya. Iyong dalawang nag-away, may baril pala ang isa. Kaya noong magkainsultuhan, ay naglabas ng baril at walang habas na nagpaputo. Marami silang tinamaan, pero ang asawa ko at iyong kaaway ng lalaki ang napuruhan. Ayun, pasensya na po kung naibahagi ko pa ang tungkol doon. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa karanasan sa aswang na naikwento sa akin ng yumao kong asawa noong siya ay nabubuhay pa. Laking Maynila kasi ako, Sir Carl, kaya wala akong ideya na totoo pala ang mga aswang. Ang madalas lang naman ipinapakita sa telebisyon ay iyong mga multo eh. Nag-iisang anak po ang asawa ko, pero ang mga magulang niya ay parehong masasabing hindi matinong magulang. Fixed marriage daw kasi ang mga iyon at napilitan lang na magsama dahil sa kautusan ng mga magulang at perang matatanggap nila. Noong mag-asawa daw ang kanyang mga magulang, ay doon na rin sila nanirahan sa bahay ng lolo niya sa side ng kanyang ina. Kahit nga raw nagkaanak na, ay walang nagbago sa dalawa. Tuloy-tuloy lang sa kung ano-anong bisyo at pagbabarkada, hanggang sa mapuno na ang kanyang lolo at lola. Pinalayas na talaga sila noong nasa high school na raw siya. Kaya napilitan na silang lumipat sa kabilang bayan. Kahit papaano ay may natira pa naman daw sa pera ng kanyang mga magulang. Kaya kahit wala pang maayos na hanap buhay, ay nakakasurvive pa rin sa pang-araw-araw. Sa kalaunan ay nagnegosyo raw ang kanyang ina ng pagpapautang ng pera doon. Medyo malayo sa bayan ang kanilang nalipatan. Mula sa highway ay papasok na daan na sobrang malubak at maputi. Kaya nga ayaw na rin daw iyon pasukin ng mga pumapasadang tricycle kapag magpapahatid. Kaya naman maglalakad na talaga mula doon sa highway hanggang makarating sa kanila. Pero bago makarating ay may madadaanan pang malawak na maisan at tubuhan. Binilhan naman daw siya ng kanyang mga magulang ng second hand na motor, kaya may service siya papuntang paaralan. Noong makagraduate nga raw siya, ay agad na rin siyang naghanap ng trabaho. Medyo kinakapos na rin kasi sila. Ang tatay niya raw kasi ay pinasok na ang pagsasabong at madalas na pag-inom. Ang kanyang ina naman ay sumasama na sa mga amiga para magbingo o di kaya magbaraha. Bihira niya na nga lang daw maabutan ang dalawa sa bahay nila at madalas na rin walang pagkain kapag umuwi siya. Para makaiwas sa sitwasyon sa bahay ay ginusto niya na lang na makapasok agad ng trabaho kahit high school pa lang ang natapos niya. Malabo na rin naman daw kasi siyang makapagtuloy pa ng college. May nakita raw siyang isang mini grocery sa bayan. Katamtaman lang ang laki noon, dadalawa lang nga ang bantay. Isang may katamtamang edad na lalaki at isang dalaga na sa tingin niya ay anak iyon noong lalaki. Naisipan niyang mag-apply doon bilang helper o di kaya guard.
Natuwa naman siya dahil tinanggap daw siya bilang guard. Pero ang kabilin-bilinan sa kanya ay doon lang siya sa labas pipuesto palagi. Pinagawan nga daw siya doon ng guardhouse para doon na siya sa buong maghapon. Taga-assist ng mga paparadang sasakyan ng customer at mag-a-assist din kapag aalis na ang mga ito. Ang ipinagtataka niya raw doon dahil kahit marami ang kahon na mabibigat na kailangan ipasok sa loob ay hindi pa rin siya pwedeng tumulong na magdala sa loob ng stock room. Tanging ang mag-ama lang daw ang pwede doon. Halos isang taon pa ang lumipas ay nagsimula na ang mga balita na may mga nawawalang bata, binatilyo at dalagita. Pero madalas daw ay iyong mga estudyanteng hindi taga roon sa lugar. Madalas din sinasabing ang grocery kanyang pinagtatrabahuan ang huling pinuntahan noong mga nawawala. Binalaan naman siya ng kanyang amo na kapag nagtanong daw ang mga pulis ay sabihin niya lang palagi na nakikita niya naman lahat ng mga pumapasok na customer sa grocery at hindi niya nakitang pumasok ang mga bata o dalagitang nawawala. Hindi pa rin naman uso noon ang CCTV, kaya tanging ang statement niya lang ang maaaring makuha ng mga pulis. Magaling rin daw magpalusot ang kanyang amo. Nagduda raw siya, lalo noong may isang dalagitang nagtanong sa kanya kung may tinda ba sila noong produktong tinatanong. Nasinabihan niyang tignan na lang sa loob. Tapos makalipas ang ilang araw ay pinaghahanap na iyon ng pulis at dala ang larawan ng dalagita. Pilit niya pa nga raw iniisip kung nakita niya bang lumabas ang dalagitang iyon, pero mukhang hindi raw talaga. Tuwing gabi kasi ay pupuntahan na lang siya ng among lalaki o di kaya ng anak noon na dalaga para kunin sa kanya ang pinapagamit na 38 na baril na kalawangin at kahoy ang hawakan. Tapos papauwiin na siya kahit hindi pa nakasara ang grocery. Hindi niya rin nga daw alam kung saan nakatira ang mga amo niya. Isang araw daw noon, pagkagising niya ay nagtimpla lang siya ng kape tapos umupo muna sa sala habang naroon ang kanyang mga magulang na nanonood ng TV. Naisip niya raw na isang himala iyon na maabutang parehong naroon ang dalawa. Maya-maya ay may dumating na kaibigan ang kanyang ama at sinabing may natagpuan daw na dalaga na wala ng buhay sa ibaba ng tulay. Wakwak ang liig at butas ang tiyanang bahagi. Iyon daw ang pinagkakaguluhan ng mga tao noon. Gusto niya nga raw sanang makiusyoso, kaso medyo malayo dahil doon pabanda sa may tulay sa highway. Kaya kahit gustong makibalita ay hindi niya nalang itinuloy. Sira din kasi ang motor niya noon. Inihanda niya nalang ang kanyang mga susuotin sa pagpasok at naligo na rin. Bago nga raw siya umalis, ay hinawakan pa siya ng kanyang ina sa balikat at sinabing mag-iingat ka anak. Nagulat daw siya doon. Dahil sa halos mag-iisang taon niya na napagpasok sa trabaho, ay noon pa lang yata siya sinabihang mag-ingat. Naisip niya raw tuloy na baka nanalo sa sugal ang kanyang ina, kaya maganda ang mood. Naputol ang ibang sasabihin ng kanyang ina noong sumigaw sa labas ang kaibigan niyang si Ariel at sinabing, "Tara na, Brad!" Matagal niya ng kaibigan sa lugar si Ariel na nagtatrabaho rin sa bayan. Lagi niya iyong angkas sa motor, kaya sabay silang pumasok at umuwi. Helper naman iyon
sa isang tindahan ng gulay sa palengke. Pero sa araw na iyon ay magkukumyut lang sila dahil sira nga ang motor niya. Sa kinalingguhan niya pa iyon planong dalhin sa talyer. Habang naglalakad daw sila, ay ikinikwento sa kanya ni Ariel ang tungkol sa natagpuang patay na babae. Hindi lang daw iyon. Marami pa raw ang mga natatagpuang patay sa ibang bahagi ng lugar nila. At mukhang aswang ang may gawa dahil palaging ganoon ang itsura. Wak-wak ang liig at simot talaga lahat ng laman loob. Maging ang dalawang mata ay dinudukot din. Tatango-tango lang daw siya habang naglalakad sila dahil pinag-iisipan niya kung ano ang maaaring koneksyon ng mga amo niya sa patayang iyon. At kung totoong may aswang, maaari ba kaya na amo niya ang aswang ng mga nambibiktima sa lugar? Nagulat na lang siya noong tapikin siya ni Ariel at sabihin sumakay na sila ng jeep dahil naroon na iyon sa kanilang harapan. Mula kasi sa bahay nila ay lalakad lang hanggang highway tapos doon na sasakay ng jeep. Pagkarating sa trabaho ay kunyari niya raw pinagdadampot ang mga tray sa labas para ilagay sa loob. Gusto niya na kasing magsimulang mag-imbestiga tungkol sa kanyang mga amo. Pero laking gulat niya noong bulyawan siya ng kanyang amo at sinabihang ano raw ba siya? Bobo o tanga? Sinabi naman daw sa kanya na bawal siya sa loob at bakit pumasok pa? Sinabi niya na lang daw na sorry. Ipinapasok niya lang naman ang mga tray. Sumagot naman ang amo na ilapag na lang sa pintuan. Inulit niya na lang daw na mag-sorry tapos inilapag ang tray saka bumalik na sa guardhouse. Maghapon lang daw siya na nakatulala sa guardhouse dahil kakaunti lang din naman ang customer na dumating na may dalang sasakyan. Pagtungtong ng alas 5 ay sinabi sa kanya ng amo na umuwi na. Sabi niya naman na maaga pa. E ang madalas niyang uwi ay alas 7 o di kaya alas 8 ng gabi kapag meron pang mga namimili. Sinagot siya ng amo na huwag mag-alala. Buo pa rin naman daw ang bayad sa kanya sa araw na iyon. Tapos kinuha na ang baril. Kaya wala na raw siyang nagawa. Noong aalis na siya, ay tumingin pa siya sa loob ng grocery para sana kumaway sa amo niyang lalaki o di kaya sa anak na dalaga upang sabihing aalis na siya. Pero busy sa counter ang among lalaki at wala ang dalagang anak noon. E ang dalaga naman daw talaga ang nakapwesto ng madalas sa counter. Binaliwala niya na lang dahil baka nagbanyo lang o nasa loob ng stock room. Dumaan muna daw siya noon sa palengke upang sabihin kay Ariel na hindi niya na ito mahihintay dahil maaga siyang pinauwi. Pasado alas 7 pa rin kasi ang uwi ni Ariel. Hindi naman daw kalayuan ang palengke mula sa grocery. Sinabi naman daw ni Ariel na sige, mauna na siya. Nag-abang na nga siya ng tricycle sa may tapat ng palengke. Kasi kung sa paradahan ay matagal. Dahil maghihintay pa na makumpleto ang apat na pasahero. Kung doon sa mga sumisibat lang ay dalawa o tatlo lang ang laman. Kaya pwede na siya doon. Habang nakatayo sa daan, ay napansin niya ang isang kulay itim na kotse. Kahawig daw iyon ng sasakyan ng mga amo niya. Inisip niya naman na marami naman ang magkakamukhang sasakyan, lalo kung itim at walang mga nakadikit na kung ano-ano. Pero noong nakasakay na siya sa likuran ng tricycle,
ay nakita niya raw na muli na iyong umandar na parabang sinusundan ang tricycle na sinasakyan niya. Noong pumara na siya sa may kanto, ay huminto rin daw ang kotse. Hindi niya na lang daw pinansin at nagsimula na sa paglalakad. Mga 10 hanggang 15 minutos din kasi ang lakaran mula doon sa highway papunta sa kanilang bahay. Depende sa kondisyon ng daan. Kasi kung galing umulan, ay hindi ka makakapaglakad ng tuloy-tuloy. Hahanap ka muna kasi ng bahaging walang tubig at ligtas na madaanan. Habang naglalakad, ay bigla raw siyang napatigil noong makarinig ng kaluskus mula sa gitna ng talaiban. Wala pa daw kasi siya noon sa may maisan. Hindi pa naman daw siya nakakalayo sa may highway. Inilibot niya ang paningin sa paligid dahil kahit papaano ay maaaninagan pa rin naman kaunti kasi nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim. Pero wala naman daw ibang tao, kaya ipinagpatuloy niya na lang ang paglalakad at sa pagkakataong iyon ay binilisan niya na ng kaunti. Bahala na kung madulas, at least papauwi na rin naman. Nagpatuloy pa rin daw ang tunog ng kaluskus na tila nakasunod sa kanya, pero naroon na sa may parting maisan. Nanindig na raw ang balahibo niya noon at natatakot na rin. Naisip niya kasi na baka iyon na ang aswang na nambibiktima sa lugar na sinabi ng kanyang kaibigan na si Ariel. Inilabas niya sa bag ang dala niyang flashlight, tapos bawat hakbang ay inililibot niya iyon sa paligid. Ilang saglit pa ay narinig niyang may umaangil na raw sa unahan. Kaya agad niyang itinutok doon ang flashlight at naroon nga ang isang itim na aso. Matangkad iyon pero may kapayatan ang pangangatawan. Nagliliwanag ang mata noon at naglalawa ang bunganga sa laway. Binubugaw niya raw iyon o iyon bang itinataboy at inaambahan ng pagpalo ng flashlight para lumayo. Pero hindi iyon natinag. Nakita niyang kumilos na iyon. Kaya bumaling na siya papabalik para tumakbo sa direksyon kung saan siya nanggaling. Kaso naabutan siya noon at naitulak mula sa likuran. Doon din naman bumagsak sa putikan ang asong iyon, kaya nahirapan din iyon bumangon dahil sa dulas. Malapit lang daw iyon sa kanya, kaya ipinukpok niya ang flashlight sa ulo noon, tapos pinilit niya nang makatayo. Umangil daw iyon muli na halatang gigil na gigil sa kanya. Pero noong makatayo na siya, ay doon na siya dumaan sa may maisan. Bahala na raw kung magkanda tumba-tumba na ang mga mais doon, basta matakasan niya lang ang nilalang. Sa tingin niya ay hindi rin iyon agad nakatayo dahil madulas daw talaga ang bahaging iyon. Ilang metro na lang ay mararating niya na ang bahagi ng kabahayan, ay doon na raw siya nagsisigaw ng tulong. Kung kaya naman, naglabasa na ang mga kalalakihan na may dalang itak at sulo. Naroon na rin ang kanyang ama na sumalubong. Pagkakita sa kanya ng kanyang ama, ay sinabi noong bakit hindi niya kasama ang kanyang ina. Kaya naman takang-taka raw siya na bakit niya naman makakasama ang ina eh galing siya sa trabaho. Ayon pa sa kanyang ama, na bago raw mag-5 ay umalis ang ina para mamalengke at dadaanan na rin siya para sabay na sila sa pag-uwi. Agad daw siyang kinabahan dahil baka naroon pa sa daan ang kanyang ina at iyon naman ang inaatake ng asong iyon.
kaya dali-dali siyang kumuha ng itak sa kanilang bahay at magkasama sila ng kanyang ama at iilang kalalakihan na binalikan ang daan para hanapin ang kanyang ina. Noong naroon na raw sila sa maputik na bahagi, ay nakaramdam sila ng kaluskus mula sa gitna na bahagi ng maisan, kaya naging alerto ang lahat. Noong abot na ng liwanag ng mga flashlight iyong papalapit, ay nakita nilang iyon ang kanyang ina. Putikan din iyon at halatang takot na takot. Noong makilala sila noon, ay lumapit na nga at doon na nagkwento. Nauna raw iyong pumunta sa palengke bago sana siya puntahan sa trabaho at doon bumili ng gulay sa tindahang binabantayan ni Ariel. Pero ang sabi daw ni Ariel, nakakaalis lang daw ni Dante na siyang asawa ko at nagkasali silang sila. Kaya matapos makapamili ay umuwi na lang din iyon agad. Noong naroon na siya sa daan sa may bahaging maisan, ay may naririnig siyang tila isang lalaking dinudumog ng isang mabangis na nilalang. Kaya agad na siyang naglakad papasok sa gitna ng maisan para makalayo doon sa daan kung saan naroroon ang mabangis na tunog ng nilalang. Laking pasasalamat daw nila noong makitang walang naging pinsala ang kanyang ina. Mukhang hindi siguro iyon napansin ng nilalang. Agad na rin silang naglakad papauwi. Hindi pa nga raw sila nakakalayo ay nakarinig sila ng isang nakakakilabot na alulong ng aso. Tila nanindig bigla ang lahat ng buhok nila sa katawan. Pagkarating sa bahay, ay agad silang nagsara ng bintana at pintuan. Maging ang mga kapitbahay ay ganun din. Dahil nalaman na rin nga ng mga iyon ang nangyari sa kanya. Noong nagpapahinga na raw, ay hirap siyang makatulog ng tuloy-tuloy. Dahil tila, bigla siyang binabalik sa eksena noong inaatake siya ng malaking aso. Ang sabi nga raw ng mga taga roon na hindi iyon pangkaraniwang aso, kundi isang aswang. Kinabukasan raw noon ay mabilis kumalat sa lugar ang nangyari sa kanya, pati na iyong mga narinig ng kanyang ina. Eh dahil sa may pasok siya, kaya kahit puyat pa, ay pinilit niya pa rin bumangon at maghanda sa pagpasok. Noong nakabihis na nga raw, ay may dalawang pulis ang naroon sa kanilang bahay kasama ang kapitan. Nagtanong iyon tungkol sa nangyari. Kung kaya naman, minadali niya na lang ang pagkikwento at sinabing kailangan niya nang umalis dahil may pasok pa siya sa trabaho. Pagkarating sa trabaho, ay nakita niya sa unahan na meron na namang pinagkakaguluhan. Ipinagtaka niya rin kung bakit sarado pa ang grocery. Sa ganong oras kasi, ay madalas naroon na ang mag-ama, kaya dumiretso na lang muna siya sa unahan. Nakita niya ang isang binatilyo na wala ng buhay. Ganon din ang itsura. Wakwak ang liig at butas ang tiyan. Napaisip raw siya na mukhang hindi naligtas sa lugar nila at mukhang naroon lang sa paligid ang aswang dahil hindi kalayuan ang mga pinagtatapunan ng mga biktima. Ilang saglit lang ay nakita niyang paparating na ang itim na kotse ng kanyang amo, kaya binilisan niya ng maglakad papunta sa guardhouse. Pagkabukas ng pintuan, ay napansin niyang putikan ang bandang pinto sa driver seat, pati na ang sahig noon. Doon na nadagdagan ang hinala niya sa kanyang mga amo. Pagkapasok ng grocery, ay naririnig niyang
Nagtatalo ang mag-ama. Parang may binanggit ang ama na bakit daw hindi pa sinigurado, baka magsumbong. Kunyari lang daw siya na walang narinig at nagwalis-walis na lang muna sa paligid ng parking lot pati sa guardhouse. Kinahapunan noon ay inabangan niya raw na baka pauwiin siya ng maaga pero hindi naman daw. Biglaan din kasing dumami ang mga customer kung kailan papalubog na ang araw. Pinaghandaan niya pa naman ang muling pananambang sa kanya noong nilalang. Nagdala na siya ng isang maiksi pero matulis na itak. Iyong halos isang ruler ang haba. Nilagay niya iyon sa kanyang bag. Pasado alas 8 ay kaunti na lang ang customer. Nagsiuwian na maya-maya ang lahat. Nagsimula na rin magsara ng roll-up ang anak na dalaga. Ilang saglit pa ay may dumaan na dalawang dalagita. Siguro mga nasa grade 6 o first year ang dalawang iyon. Pagkakita raw doon ng amo niyang dalaga ay agad sinabi sa kanya na umuwi na. Kinuha na rin ang baril at nagmadali na siyang pinaalis. Naisip niya raw na bakit kaya. Pero sinunod niya na lang din kasi pagod na siya. Kulang pa nga siya sa tulog noong nakaraang gabi. Tapos tuloy-tuloy pa ang mahabang oras ng duty niya sa araw na iyon. Noong nakakailang metro na siya ng paglalakad, ay naalala niyang naiwan pala ang baunan niyang galon ng tubig na inumin. Kaya nagpasya siyang bumalik. Wala nang tao sa labas ng grocery. Maaga namang nagsasara ang mga nasa unahang establishmento na mga hardware at machine supplies. Kung kaya naman, kapag may nangyaring hindi maganda at kahit magsisigaw ka pa, ay wala rin daw agad makakarinig. Matapos makuha ang galon ay binuksan niya ang bag para ipasok iyon. Nang marinig niyang nagsisigawan ang dalawang dalagita sa loob ng grocery, laking pagtataka niya raw dahil bakit nakasara na ang main entrance kung may customer pa pala sa loob. Kaya dali-dali niyang inilabas ang itak at lumapit sa main entrance. Nagtitili daw ang mga dalagita at mukhang hindi alam kung saan dadaan. Kaya dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Nakaangat pa naman ng kaunti ang roll-up sa harap, kaya nagawa niya pang makapasok sa loob. Pagkapasok niya ay nakita niyang hinahabol ng isang mabalahibong nilalang ang isang dalagita. Tapos ang isa naman ay tumitili habang naroon sa may sahig sa dulo. Dahil sa parehong abala ang dalawang nilalang, kaya hindi siya napansin noong papalapit na siya sa isa. Nakakagat na raw iyon sa liig ng isang dalagita, kaya sinaksak niya na agad. Napaliyad daw iyon at napasigaw na tila nasasaktan. Laking gulat niya naman noong dambahin rin siya ng isa pang nilalang mula sa likuran, kaya napaliyad raw siya noong maramdaman ang malalim na hiwa ng kuko sa likod niya. Hinawakan pa siya noon sa batok at ibinalibag papasubsob sa istante papalapit sa may counter. Naalala niya raw na doon lang sa drawer inilalagay ang baril na ipinapahawak sa kanya kapag umaga. Kaya pinilit niyang makabangon agad kahit pa marami siyang sugat sa braso at kamay dahil sa pagkasubsob sa mga basag na bote. Pagkabukas niya ng drawer ay tama siya. Naroon nga ang baril. Pagkalingon niya doon sa isang nilalang ay nakita niyang papalapit na iyon sa kanya. Kaya agad niya iyong pinaputukan ng maraming beses.
anim lang naman daw ang laman na bala noon kasi araw-araw niyang kinecheck iyon. Dahil sa maliksi din ang nilalang, kaya siguro mga 3 bala lang daw ang tumama doon. Hindi niya naman napuruhan, pero mukhang nasaktan dahil tumakbo iyon papunta sa pintuan ng stock room. Sinabi niya sa isang dalagita na lumabas at sumigaw ng tulong sa may kalsada. Tapos pinuntahan niya na ang isang dalagitang nasa sahig. Nakahandusay pa rin sa ibabaw noon ang nilalang, pero hindi na gumagalaw. Kaya hinawi niya para matulungan ang dalagita. Unti-unti raw bumabalik sa normal na itsura ang halimaw na iyon, at iyon nga ang amo niyang dalaga. Tapos iyong dalagitang inatake naman ay pupugak-pugak ang tunog ng gilid ng leeg kasabay ng pagbulwak ng dugo. Inilabas niya raw ang kanyang panyo para pigilan ang paglabas ng dugo, pero hindi kinaya. Kaya humanap siya ng ibang maitatapal at nakita niya ang nakakalat na sanitary napkin na pangregla. Iyon ang itinapal niya saka tinalian ng panyo. Pagkalingon niya raw ay meron ng 2 pulis. Agad siyang sinipa sa likod at noong mapasubsob ay tinapakan siya at pinusasan. Sa pag-aakalang siya ang may gawa ng karumaldumal na krimen. Ilang saglit pa ay meron pang mga dumating na pulis mobil at itinakbo ang dalagita sa ospital, pero dead on arrival na iyon. Tanging iyong isa lang ang nakaligtas, pero marami din iyong kalmot sa mukha at sa mga braso, pati na sa likod. Kung nagkataon daw na pati ang dalagang iyon ay namatay, ay siguradong multiple murder ang kaso niya. Dahil ang buong paratang talaga sa kanya ng mga pulis na siya ang may gawa ng pagpatay. Dahil sa hindi naman pwedeng ilagay sa report na pinatay iyon ng aswang, kung kaya naman sinabi na lang na may problema sa pag-iisip ang ama. At noong nagkaroon ng pagtatalo sa anak ay pinatay niya iyon kasama ang isa pang customer na dalagita. Pinaghahanap na rin ng kapulisan ang ama sa kasong double murder at isang attempted murder. Matapos ang pangyayaring iyon ay umalis na rin sa lugar nila ang asawa kong si Dante. Maliban kasi sa trauma sa pangyayari ay natatakot na rin siya dahil baka hinahunting na rin siya ng amo niyang lalaki. Idagdag pa na kaunting kalabog lang ay agad na siyang napapabalikwas at takot na takot. Kaya kinakailangan niya ng makalayo sa lugar para makalimutan din ang mga nangyari. Noong makaluwas siya ng Maynila ay nakapagtrabaho naman siya, pero helper lang muna daw sa isang kainan kasi ayaw niya munang maging security guard. Pero kalaunan ay napag-isipan niyang mas malaki ang kikitain kapag nag-security guard siya at meron talagang lisensya. Kaya pinag-ipunan niya ang ibabayad sa mga training at mga requirements para sa lisensya. Maraming naging karanasan ang asawa ko noong nagsi-security guard na siya, lalo na kapag na-assign siya sa mga ginagawang building. Kaso lang karamihan doon ay tungkol sa mga multo. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Boss Carl. Sana ay magustuhan ng iyong mga tagapakinig. Gusto ko lang din sabihin na mas maraming karanasan sa kababalaghan ang mga security guard dahil madalas silang naka-duty ng gabi. Maraming salamat po, Boss, ha, kung maitatampok mo ang kwento ko sa iyong channel. Magandang araw sa iyo, Sir Carl.
at sa mga masugid mong taga-subaybay dito. Ako nga pala si Aurelia, 45 taong gulang. Narito kami ngayon naninirahan sa GMA Cavite. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap sa bayan ng Carmona, Cavite. Biyuda po ako sa aking unang asawa. Kaya upang maitaguyod ang pangangailangan naming mag-ina, kaya kung saan-saan ako napadpad upang makahanap ng trabaho, at dito nga ako pinalad na makapagtrabaho ng pangmatagalan sa Carmona. Dito ko na rin nakilala ang aking naging pangalawang asawa na isang tricycle driver. Noong ako ay nabuntis sa 3rd anak, ay nagsama na kami ng aking asawa doon sa Carmona. Sa 4 anak ay dito sa 3rd at sa 4 lang naman ako nakaranas ng kababalaghan o ang maaswang. Kahit noong una at 2 kong pagbubuntis ay may mga alam na rin akong paraan para maitaboy ang mga nilalang na iyon. Pero hindi pa rin nawawala sa akin ang pag-aalala para sa kaligtasan ko at ng aking anak sa sinapupunan. Taong 2010, nang muli akong magbuntis sa aking 3rd anak. Nangungupahan kami noon malapit sa isang sapa. Bali mula sa kalsada ay maglalakad pa ibaba ng creek bago makarating sa mismong bahay namin. Bago naman makarating sa bahay ay kailangan munang bumaba sa hagdan na gawa sa bato upang marating ang aming tinitirhan. May mga kapitbahay naman kami doon. Ngunit di ko alam na ang isa pala sa aming mga kapitbahay ay isang alagad ng dilim o isang aswang. Meron naman kaming naririnig ng aking asawa na mga usap-usapan tungkol sa pagiging aswang ng isang matanda na nakatira daw malapit din sa may sapa. Ngunit hindi naman sinasabi kung sino talaga. Marami naman ang matatanda na nakatira sa bahaging iyon. Noong bagong lipat pa lang kami, ay binalaan na kami ng ibang mga kapitbahay na mag-iingat daw kami buong mag-anak kung talagang desidido kami na manatili sa lugar na iyon. Kailangan daw ay maging mapagmatsyag sa kapaligiran, lalo na pagsapit ng dilim. Unang linggo pa nga lang namin doon ay may isang matanda na agad lumapit sa akin. Tandang-tanda ko pa na nagwawalis ako noon sa harapan ng aming bahay. Nang bigla iyong lumapit, sabay sabing, "Ineng, magpipitong buwan na pala yung ipinagbubuntis mo." "Ay, opo inang." Magalang ko pa na pagsagot doon kahit pa ako ay nagulat. Nang bigla na lang, umakma iyon ang paghipo sa aking tiyan na hindi ko rin maintindihan kung bakit biglaan ang pagmanhid noon na medyo masakit kaya hindi ako makagalaw. Nagulat na lang ako nang marinig na sumigaw ang aking asawa na naroon pa banda sa may itaas ng hagdanan. Tila galit iyon na sinasabing, "Bakit daw nasa labas ako ihapon na? Hindi ko ba raw alam na delikado sa buntis ang nasa labas kapag hapon dahil marami ang nagkalat na aswang?" Medyo ipinagtaka ko ang sinabi niya dahil parang meron siyang pinariringgan. Tapos habang papalapit ay nakatitig siya ng masama doon sa matanda. "Tara! Pumasok ka na sa loob! Huwag ka kang nakikipag-usap kung kani-kanino!" Pabulyaw na pagwiwika pa noon sa akin. Kahit may pagtataka,
ay hindi naman ako nagalit na pinagsalitaan niya ako ng ganoon. Kasi laking pasasalamat ko pa nga na dumating siya. Dahil parang unti-unti akong nawawalan ng kontrol sa aking sarili. Na naputo lang dahil sa matapang na boses ng aking asawa. Pagkalapit ay agad akong hinawakan sa kamay. Tara na sa loob! Wika pa noon sa akin habang tila lalamunin ng buhay ang pagkakatitig niya doon sa matanda. Ineng, mauna na ako. Wika pa noong matanda habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Ang asawa ko naman ay hindi talaga lumubay ng pagtitig sa matanda hanggat sa hindi iyon nakakalayo. Pagkapasok ng bahay ay agad sinara ng asawa ko ang pintuan at hinanap kung nasaan si Basha. Siya po ang pangalawa kong anak. Siya lang kasi noon bali ang kasama ko doon sa Carmona. Noong nakita niyang naroon naman nanonood ng TV ay nagtrangka na rin siya ng mga bintana. Kinausap ako ng aking asawa at sinabing meron daw naglahad sa kanya na isang kasamahan sa toda na ang napapabalitang aswang sa lugar nila ay ang matandang kumausap sa akin. Ayon pa daw sa nakausap niya na sobrang mahina na ng pangangatawan ng matandang iyon. Hindi na rin nga daw iyon lumalabas ng bahay. Pero kapag merong mga taga roon sa malapit na buntis, ay bigla na lang iyon namamataan at nakikipag-usap na animoy isang nakakaawang matanda na nagbibigay ng matinong payo sa mga babaeng nagsisimula palang maging magulang. Noong una nga ay hindi naman ako nag-iisip ng masama sa matandang iyon. Pero dahil sa sinabi sa akin ng aking asawa, ay bigla akong nag-alala. Inilabas ko na rin noon ang nakatago kong pangontra na nakabalot sa pulang tela at palagi ko na iyong isinasabit sa aking damit. Isang gabi, kami lang ng anak kong si Basha ang naroon sa bahay. Dahil hapon hanggang gabi ang schedule lang pamamasada ng aking asawa. Minsan kasi ay iyong may-ari ng tricycle ang namamasada ng umaga hanggang hapon kapag napapagtripan noon na pumasada. Mabigat noon ang pakiramdam ko magmula pa lang ng paglubog ng araw. Kaya nanatili lang akong nakahiga habang nasa tabi ko naman nakaupo ang anak kong nagbabasa ng Biblia. Noong mga panahong iyon kasi ay aktibo kami sa simbahan. Tahimik lang ako noon na nakikinig sa anak ko na nagbabasa ng Biblia sa mahinang boses. Nang marinig ko ang isang boses na halos kahalintulad ng boses ko na tinatawag ang aking pangalan. Ilang beses ko pa iyong narinig, pero mukhang hindi naririnig ng anak ko. Kaya sinabi ko sa kanya, nalakasan pa kaunti ang boses sa kanyang pagbabasa para mas malinaw ko pang marinig na agad rin namang sinunod ng anak ko. Nakiramdam akong muli kung maririnig ko ba ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Pero hindi na iyon na ulit, kaya nakampante na ako. Noong nakaidlip na ako sandali, ay bigla kong narinig ang tunog ng pagbagsak sa aming bubungan na nasundan ng tunog ng isang kambing. Noong una nga ay naisip kong baka guni-guni ko lang iyon o di kaya nakagaya lang noong una na ako lang ang nakarinig. Subalit niyugyug na ako ng anak ko at sinasabing, "Ma! Ma! Gising! May kambing sa bubungan natin! Hindi mo ba narinig?"
Doon ko nga nakumpirma na totoo na ang aking naririnig. Kahit nahihirapan sa aking malaking tiyan, ay pinilit kong bumangon. Tapos sinabi ko sa anak ko na kunin ang itak sa kusina. Nagtanong naman iyon kung bakit daw. Sinabi ko naman sa kanya na hindi kambing iyong nasa bubungan namin, kundi isang aswang. Kahit natatakot, ay tinungo pa rin ng aking anak ang kusina. Kinuha sa ilalim ng lababo ang itak at ibinigay sa akin. Pagkakuha ko ng itak, ay agad akong nagbukas ng pintuan at lumabas. Doon na ako nagsisigaw at pinagmumura ko ang aswang sa itaas. Pumukol pa ako ng ilang bato sa bubungan para mapaalis ang nilalang na naririnig kong humuhuni doon. Dahil sa lakas ng aking boses ay naglabasan ang ilan kong mga kapitbahay. Nagtanong sila kung ano raw ang nangyayari. Sabi ko naman na inaaswang ako at mukhang naroon pa sa bubungan. Kaya nagsilapitan ang mga iyon sa akin. Bigla kaming may narinig na tunog ng pagbagsak sa tubig doon sa may katabi naming sapa, na nasundan naman ng pagbagsak ng bintana namin sa may kusina. Nakita kong tumatakbo papalabas ng bahay ang anak kong si Basha. Sumilip pala siya sa bintana sa may kusina at nakita niya daw na may isang taong tumalon mula sa bubungan namin papuntang sapa. Hubot-hubad daw iyon. Pagkasabi lang noon sa akin ng aking anak, ay dali-dali akong pumasok sa bahay at tinungo ang bintana sa kusina para sumilip. Nakabuntot din sa akin ang mga kapitbahay ko na nakikiusyoso. Pagkasilip ko nga sa sapa, ay wala na ako doong naabutan. Kaya muli kong isinara ang bintana. Pinakalma naman ako ng aking mga kapitbahay dahil nakita nilang tila nahihirapan akong huminga dahil sa pinaghalong galit sa aswang at takot na rin siguro. Nakita ko sa orasan na mag-alas 11 na pala noon. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang boses ng aking asawa na tumatawag ng pangalan ko mula doon sa itaas na bahagi ng batong hagdan. Nakaugalian na kasi niya na magtawag kapag paparating na, para magising daw ako at mapagbuksan din agad siya ng pintuan. Pagkarating niya ng bahay ay laking gulat niya nang maabutan ang mga kapitbahay namin. Oh, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong pa nito. Sabi ko naman na merong dumalaw na aswang. Nagkwento naman siya na kaya daw siya umuwi agad dahil noong namamasada siya at napadaan sa may kalsada malapit sa amin, ay kitang-kita niyang mula sa talahiban malapit sa may sapa ay may isang malaking itim na aso ang lumabas. Basang-basa daw ang asong iyon, nakakaiba rin ang itsura. Maliban daw sa malaki talaga ang pangangatawan noon, ay nagliliwanag din ang mga mata sa dilim. Agad niya raw akong naalala, kaya siya napauwi. Nagpaalam na rin noon ang aking mga kapitbahay na uuwi na, dahil naroon na rin naman ang aking asawa. Nagpasalamat na rin ako sa kanila, dahil baka lalong nagkalakas ng loob ang aswang na iyon, nasugurin ako kung hindi sila nagsilapitan. Kinabukasan noon ay ginawa ko na ang mga ipinayo sa akin na magpausok gabi-gabi sa labas ng bahay para maitaboy ang aswang. Ilang linggo rin na naging tahimik ang lahat. Akala ko nga ay magtutuloy-tuloy na. Subalit,
noong kabuwanan ko na o huling buwan ng aking pagbubuntis ay muli na naman iyong nagparamdam sa akin. Isang hapon noon, habang naroon ako nagwawalis sa labas ng bahay, ay halos mapatalon ako noong may humawak sa aking balikat. Noong aking lingunin ay nakita ko iyong matanda na dumalaw sa akin noong nakaraan na sinabi ng asawa ko na isang aswang. At nalaman ko na rin nga noon na Aling Rusing ang pangalan niya. Sinabi noon sa akin na kung maaari daw ba siyang makahingi ng mainit na tubig. Tinignan ko naman ang mga kamay niya kung meron bang dalang lalagyanan, kaso wala. Nasabi ko na lang tuloy sa isip ko na ano yun, sa palad niya ilalagay o baka sa bunganga. Kaya agad na akong naghinala na isa lamang iyong paraan para makalapit sa akin. Kaya sinabi ko na lang agad na wala pa kaming mainit na tubig at maya-maya pa magpapainit pagkatapos ng hapunan. Hindi agad iyon sumagot pero nakatitig lang ng masama na parang hinihipnotismo ako. E dahil sa may ideya na nga ako kung anong klaseng nilalang siya, kaya imbis na matakot ay tinapangan ko rin ang aking pagkakatitig sa kanya at sinabing, "Sige, Aling Rusing, kung gusto niyo talaga ng mainit na tubig, ay bumalik na lang kayo maya-maya kaunti. Papauwi na rin naman ang asawa ko at sigurado namang magpapainit ng tubig yon para sa kanyang kape para mabuhusan ka na rin ng tubig. Ay, mabigyan pala." Sarkastikong pagkakasabi ko pa sa kanya. Nagsalubong ang kilay noon at noong akmang hahawak na sa aking tiyan ay bigla kong iniangat ang aking kamay na may hawak na walis tingting. Isang pahiwatig na ihahampas ko iyon sa kanya kapag tinuloy niya ang kanyang balak. Kaya tumalikod na lang iyon at walang pasabi na umalis. Kinagabihan noon, nasa higaan na kami na magkakatabing nakahiga habang nagkikwentuhan nang biglang may malakas na pagbagsak sa aming bubungan. Gulat na gulat kami. Napayakap naman sa akin ang anak kong si Basha. Hindi kami gumawa ng kahit anong ingay at nakiramdam lang sa paligid habang nakatingin sa bubungan namin na walang kisame. Palipat-lipat ang kaluskos na may kasamang tunog na tila kinukutkot ang yero. Nang bigla na lang sabihin ng aking anak, "Ma, ano yung tumutulo? Yak, kadiri, parang laway." Eh dahil sa bukas naman noon ang aming ilaw na fluorescent, kaya kitang-kita namin ang malapot na likidong tumutulo paibaba. Doon na bumangon ang aking asawa at kumuha ng itak sa kusina. Diretso iyong lumabas at nagwala doon habang hinahamon ang aswang na harapin siya. Narinig ko naman ang mga kapitbahay namin na lumabas din ang kanilang bahay at nagtanong kung ano daw ba ang problema. Sabi naman ng asawa ko na mukhang dinadalaw na naman kami ng aswang. Habang naroon lang kami ng anak ko sa may sala, ay narinig namin tila may kumakalmot sa screen ng bintana sa may kusina, kaya kami napatingin doon. Nakita namin na naroon ang isang malaking pusa. Tila galit na galit ito at gustong makapasok. Kaya sumigaw ako at tinawag ang aking asawa. Kaya muling bumalik ang asawa ko sa loob. Nagsilapitan naman ang dalawang lalaking kapitbahay namin. Sinabi ng mga iyon na meron pa rin daw silang naririnig na umaangil na tila nasa malapit lang ng aming bahay.
kaya muling lumabas ang aking asawa at inilawan ang bandang gilid ng bahay na may mga talahib. Nang bigla na lang, may isang malaking aso ang tumalon mula sa damuhan na iyon patungo sa aking asawa. Agad namang napaatras ang dalawa naming kapitbahay dahil sa kanilang pagkagulat. Naisangga ng asawa ko ang kanyang kaliwang braso kaya iyon ang nakagat. Habang nakakagat pa ang nilalang na iyon, ay isinaksak naman ng asawa ko ang hawak niyang itak sa kanang kamay. Bali nakahiga na siya noon sa lupa at nakakumbabaw sa kanya iyong malaking aso. Dinig naming lahat ang malakas na iyak ng asong iyon noong masaksak ng aking asawa. Agad iyong umatras at umiiyak na nagsuot sa talahiban sa unahan. Noong nakita kong duguan ang aking asawa, ay nanginginig na ako sa takot dahil hindi ko pa alam noon kung saan ang mga kagat sa kanya. Pero noong usisain ko ay sa braso lang naman daw. Nilinisan namin iyon at hinugasan ng mainit na tubig. Sa sobrang takot ko sa mga nangyari, ay magdamag ako noong gising. Noong pasado alas 8 na ng umaga, ay nagpasya kaming magtungo sa ospital para mapalinisan ang sugat ng aking asawa at mabigyan na rin siya ng gamot dahil baka maimpeksyon. Pagkatapos ay tumuloy kami sa bahay ng aking biyanan. Ikinuwento namin ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang sabi naman ng biyanan kong babae na iyong matandang si Aling Rusing daw ay nasaksak sa tagiliran noong nakaraang gabi. Mukhang napagtripan daw siguro hold upin ng mga adi. Duguan daw kasi na umuwi iyon sa kanyang bahay. Iyon daw ang kwento ng kanilang mga kapitbahay doon. Pero dahil sa alam namin ang totoo, kaya hindi na rin namin iyon ipinagkalat. Dahil baka kami tuloy ang mabaliktad at sabihin ang asawa ko ang bumiktima kay Aling Rusing. Lumipas pa ang ilang linggo. Nalaman namin na pinuntahan pala ng biyanan kong lalaki si Aling Rusing at sinabihang kapag muli pa siyang bumalik sa bahay namin ay susunugin ang kanyang bahay. Pero noong mga sumunod na gabi ay tila meron pa rin namang umaaligid. Pero hindi naman direktang umaatake. Kahit ganun pa man, ay tila tinubuan na ako ng nerbiyos. Kaya ang desisyon ng aking asawa na doon na muna kami manatili sa bahay ng aking biyanan kahit hanggang sa makapanganak lang ako. Kaya naman, napanatag na rin ang aking kalooban. Maliban sa maayos ang bahay nila doon, naroon din ang mga biyanan ko na makakatulong sa pagbantay sa akin kapag wala ang asawa ko. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi na manganganak na ako. Hapon pa lang noon ay nagsimula na ang pagsakit ng aking tiyan. Pero noong tuluyan na ngang dumilim ang paligid ay nararamdaman kong biglang nag-iba ang uri ng pagsakit. Iyon bang kahalintulad ng pakiramdam noong gabing inaaswang kami? Kaya sinabi ko sa asawa ko na mukhang naroon na naman sa paligid ang aswang dahil kakaiba ang aking nararamdaman. Kung kaya naman, lumabas silang dalawa ng aking biyanang lalaki at umakyat sa may bubungan. Narinig kong meron silang isinaboy doon. Wala naman daw silang nakita na kahit ano noong kanilang ilawan. Pero matapos nilang makapagsaboy, ay nakarinig sila ng boses na humihiyaw at tila nasasaktan. Tapos may malaking pusa ang biglang lumitaw
sabay tumalon papunta sa likuran. Hinanap pa iyon ang asawa ko. Sumigaw na rin ang biyanan ko at sinabing hindi na siya masisisi dahil binalaan niya na iyon. Pagkapasok nila ng bahay ay agad na rin naghanda para madala na ako sa ospital. Sa kabutihang palad ay matiwasay naman akong nakapanganak. Kinabukasan noon ay pinuntahan ng biyanan kong lalaki ang bahay ni Aling Rusing, pero wala na raw siyang taong naabutan. Sabi ng mga kapitbahay ay umalis raw. Baka raw natakot doon sa nanaksak sa kanya. Kaya bumalik na rin kami uli doon sa bahay namin na malapit sa may sapa. Kahit wala na sa lugar si Aling Rusing, ay pinanatili pa rin namin ang pagiging maingat at palaging nakasara ang mga bintana, lalo na kapag dumidilim, para makaiwas na rin sa salisi. Kahit naman wala na si Aling Rusing, ay hindi naman malabo na meron uli na magawi na aswang, lalo na at kapapanganak ko pa lang noon sa aking sanggol. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong aking maibabahagi. Magandang araw sa iyo, Sir Carl. Tawagin mo na lang akong Cecil, laking Antipolo City. Ang una kong kwentong ibabahagi ay naganap noong 8 taong gulang pa lamang ako. 1987 ito sa lugar kung saan ako lumaki, sa Inday Subdivision. Pero dahil sa hinati na iyon at nabili na ito ng Urban Poor, kaya pinangalanan ng Parugan. Sa mga taga-Antipolo dyan, kaway-kaway naman. Simulan ko na po ang kwento. Noong mga panahong iyon, hindi pa siksikan ang mga bahay sa lugar namin at may mga bakante pang lote na hindi pa natitirikan ng bahay, at isa na nga doon ay ang loteng katabi namin. Dahil sa wala pa namang nakatayong bahay doon, kaya naisipan ng tatay ko na taniman ng mais at mga gulay. Kaya naman tuwing umaga ay nakaugalian ko ng magtungo sa tabi ng bahay namin para tumambay at maglaro doon sa taniman ni tatay. Habang naglalaro ako ng sipa, ay napatingin ako sa mismong gilid ng bahay namin. Laking pagtataka ko dahil bakit tila meron pang isang naglalakad. Napahinto ako sa labis na pagtataka. Dahil malikot ako habang iyong anino naman na isa ay dire-diretso lang ang lakad. Tinignan ko pang muli ang anino ko at nakikita ko naman ang sarili kong anino. Kaya napapaisip ako kung sino o kanino iyong anino. Ako lang naman ang naroon. Bakit kako meron pang isa? Naglakad iyon dire-diretso papuntang likod ng bahay namin. Sinundan ko pa nga iyon ang tingin at ilang saglit pang naistatwa. Hanggang sa noong matauhan ako ay tumakbo na ako papasok ng bahay namin. Kinagabihan noon ay bigla na lang akong nagkaroon ng lagnat, marahil sa takot iyon. Pero makalipas lang ang ilang araw ay gumaling din naman sa natural na paraan. Akala ko noon ay yun lang ang mararanasan kong nakakatakot sa lugar na iyon, pero hindi pa pala. Dahil noong mag-edad ako ng 10 taong gulang, ay isa na namang hindi maipaliwanag na pangyayari ang aking naranasan. Tandang-tanda ko pa na kahit ngayon nararamdaman ko pa ang kilabot at takot na naganap mga taong 90s iyon. Alam mo din yan dati, Sir Carl, na usong-uso ang mga sayawan sa bawat barangay.
may tinatawag pa noon na party goer. At isa ang ate at mga kaibigan niya sa mga iyon. Sa parugan pa rin po ito ha. Dahil nga sa nasa 10 taong gulang na ako noon, kaya nais ko ring manood ng mga sayawan. Nandoon nga rin ang mga ate at kuya ko na mga dalaga at binata na. Dahil sa ako na nga lang ang naiwan sa bahay, kaya naisip kong takasan ang aming mga magulang para makasunod sa sayawan. Mga nasa 10:00 na noon ng gabi, nang nilakad ko ang madilim na kalsadang papuntang sayawan, medyo malayo po iyon sa amin. Noong nakakalahati na siguro ako sa aking paglalakad at malapit na ako sa may bahay ng kakilala naming si Mang Nonoy, sa may unahan noon ay merong puno ng duha nang may biglang isang malaking itim na aso ang lumabas. Siyempre, dahil sa bata pa ako, kaya talagang abot-abot ang kaba ko na parang hindi na ako makahinga ng maayos. Pero pinilit kong magtapang-tapangan. Noong 2 dipa na lang ang layo ko doon sa aso, ay huminto din iyon sa paglalakad papasalubong sa akin at tumayo lang sa harapan ko. Nakatayo ito na nakaharap. Alam na alam ko, nakakaiba iyon. Dahil laki ako sa lugar namin, ultimo nga mga kapitbahay ay kilala ko, pati na siguro ang mga aso nila. Kaya sigurado akong walang ganong aso sa amin na ganon kalaki at ganon kaitim. Ang ginawa ko, Sir Carl, parang tinaboy ko iyon sabay sabing, "Tsuh! Tsuh!" Ganon. Parang ang kamay ko ay kinukumpas ko na umalis. Pero Sir Carl, hindi iyon umalis. Bagkus ay umupo. Yung upo ng aso na nasa unahang paa ay nakatayo, tapos yung puwitan niya ang nakaupo, parang ganun. Dahil sa ilaw ng kabahayang malapit, kaya kitang-kita ko, Sir Carl, ang pagkislap ng mga mata ng asong iyon. Talagang nanginginig na ako sa takot noon. Parang naninigas na ang paa ko hanggang sa katawan, pero hindi ako nagpadaig at talagang pinilit kong humakbang. Ganun na lang ang takot ko noong tumayo din iyon. Kaya nagmadali akong maglakad at nilagpasan ko ang aso. At sa isip ko, kapag iyon ay sumunod sa akin, ay siguradong ako na talaga ang punterya noon. At ganun na nga talaga, sumunod ang asong iyon. Madilim pa naman na bahagi, pagkalagpas doon sa mga kabahayan hanggang sa sayawan. Napapakislot-kislot na ako habang naglalakad. Alam nyo yung pag may asong matapang, napakiramdam mo ay makahagat ka na. Ganun kabilis ang lakad takbo ko dahil sa pagsunod sa akin noong asong itim. Noong malapit na ako sa sayawan at nasa isang liko na lang, ay talagang tumakbo na ako. Noong pagkaliko ko, ay nabangga ako sa isang lalaki. Noong tingalain ko iyon, ay ganun na lang ang aking tuwa noong makitang ang kapitbahay namin iyon na si Mang Rudy. Nagulat pa siya dahil nanginginig ako sa takot. Tinanong niya ako kung bakit daw ako natatakot. Sabi ko naman na may sumusunod sa akin na malaki at maitim na aso. Tinanong niya naman ako kung saan daw iyon nakita. Sabi ko na lumabas iyon doon banda sa duhat malapit sa bahay ni Mang Nonoy. Nagulat siya tapos sinabing, "Naku! Aso ang yun! Buti nasa lubong kita!" At sinabi niya na ring, ihahatid niya na raw ako hanggang sa sayawan. Kaya noong nasa sayawan ako, kahit antok na, ay hinintay ko na talagang umuwi
sina ate at kuya ko para may kasabay akong pauwi. Matapos ang sayawan, saka ko lang ikinuwento sa kanila ang naranasan ko. Noong malaman iyon ng nanay ko, ay kurot sa singit naman ang aking inabot. Paano daw, tumakas ako kaya ako hinarangan noong aswang. Ay nako, mga magulang talaga noong araw, nakakatawang balikan ang kanilang paraan ng pagdidisiplina. Ito naman Sir Carl, ang pangatlo kong karanasan. Naganap ito noong 13 taong gulang ako, kumbaga teenager na. May kababata akong kaibigan ko ring matalik na si Alona. Buwan iyon ng Disyembre at unang araw ng simbang gabi. May bisita kami noon na tsuhin ng mama ko na bali lolo ko na rin. Nagiinuman sila ng tatay ko at kami naman ng kaibigan kong si Alona ay nag-uusap at nagkasundo na magsisimbang gabi. Si Alona po ay may mahabang buhok na hanggang bewang. Sabi niya sa akin, "Sige Cecil, mamayang madaling araw, mga alas tres, punta ako dito sa inyo para sunduin ka." Natawa naman ako dahil akala mo naman ang layo ng bahay nila sa amin, isa likod lang naman siya tumutuloy. Ginawan kasi ng tatay ko ang likod bahay namin ng paupahan. At doon ang kuya ni Alona umuupa kung saan naman siya nakatira. Pagkatungtong ng alas dos ng madaling araw noon ay gising na ako. Nakita kong gising na rin ang tsuhi ng nanay ko. Nalasing kasi siya noong inuman nila ni tatay kaya sa amin na siya natulog. Ako naman ay gumayak na noon Sir Carl at medyo excited pa. Kasi yun din ang unang magsisimbang gabi ako. Kaya naman, ang agap kong gumising at nagbihis agad para kako kung dumating na si Alona ay diretso alis na kami. Kaya naman, bago pa mag-alas tres ay handang-handa na ako. Hindi ko na siya pinuntahan. Kasi nga, ang usapan namin, siya ang pupunta sa amin. Kaya naghintay lang ako. Ang tsuhi naman ni nanay ay nagkakapi na dahil paalis na rin iyon upang umuwi sa kanila. Taga San Roque kasi siya sa Antipolo pa rin. Mataman akong naghihintay sa kaibigan ko na dumating. Habang nakahiga ako na nakatingin lang sa bintana. Ang bintana po namin ay kahoy na manipis, tapos ginawang parang rehas, tapos may kurtina na kulay maroon at manipis na manipis nang din. Kung kaya't kitang kita ang nasa labas. Habang nakatunghay ako doon, ay may bulto ng katawan ng isang babae na merong mahabang buhok na nakaharap sa bintana. Titig na titig ako, lalo na at napapaisip ako bakit hindi umiimik iyon at hindi rin gumagalaw. Ang kinakatakutan ko pa sa lahat dahil bakit parang wala iyong mukha. Kahit nagtataka ay tinawag ko pa rin ang pangalan ng kaibigan ko. Alona? Alona, ikaw ba yan? Walang tinig na sumagot mula sa labas. Basta nakatunghay lang iyon sa bintana at ganun rin ako sa kanya. Parang nakikipagtagisan kami ng titigan sa isa't isa. Hanggang sa sinabi ng tsuhi ng nanay ko, "Iha, sino bang tinatawag mo dyan?" Sabi ko naman, yung kaibigan ko tay. Tatay po ang tawag namin sa lolo. Hindi namin ginagamit ang salitang lolo sa side ng nanay ko. Talagang tay ang ginagamit. Ganun kasi sa mga taga-Kalbayog, taga doon kasi ang nanay ko Sir Carl. Sinabi ko rin na hinihintay ko si Alona.
may usapan kasi kami na magsisimbang gabi. Tinanong ko rin si Taipul Dingko kung nakita niya ba ang babae sa labas ng bintana. Sabi niya naman na wala naman daw. Kaya sinabi kong may nakita kasi akong babae doon na halos kasing katawan ng kaibigan kong si Alona. Ang sabi niya naman na baka may ibang elemento ang nakikinig sa usapan namin ng kaibigan ko noong nakaraang gabi. Kaya iyon na ang sumundo sa akin. Talagang kinilabutan ako at natakot sa sinabi ni Tatay Pulding. Maaari daw na bukas ang pangatlo kong mata, kaya nakita ko ang elementong iyon. Tinanong ko naman siya kung papaano maipapasara. Sabi niya naman na kusa daw yung nagsasara. At sa ngayon, dapat daw alam ko na para nakahanda na ako sa mga maaari kong makita. Hanggang dito na lang muna Sir Carl ang kwento ko. Marami pa akong kwentong ibabahagi sa susunod. Sir Carl, sana ay mapansin mo itong padala kong kwento at maibahagi sa lahat ng iyong taga-subaybay. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga katribo. Bago ko simulang basahin ang kwentong padala sa atin ni Ma'am Cecil, ay nais ko muna kayong anyayahan na mag-join sa ating Facebook group. Masaya po sa grupo nating iyon. Dumadami na rin tayo. Pinoy Aswang Stories ang pangalan ng ating grupo sa Facebook. I-search lang po, tapos pindutin ang join button. Libre lang po iyon. Sa Facebook po iyon ha. Pangalawa, gusto ko lang din sabihin na ang kwentong ito ay pinagsama-samang karanasan ng ating sender. Isang tao lang po ang nagmamay-ari ng mga kwentong ito para hindi kayo malito. Simulan na natin ang pagbabasa ng kanyang kwento. Hi, Sir Carl. Magandang araw sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga katribo natin dito sa iyong channel. Ako uli ito, si Cecil ng Antipolo. Iyong tungkol pala sa huli kong kwento sa kaibigan ko na dapat kasama kong magsimbang gabi ay hindi talaga nakarating. Hindi nagising ng madaling araw eh, kaya hindi nga kami natuloy. Itong aking sunod na karanasan ay naganap naman noong panahong 16 na taong gulang na ako. Normal naman sa ating mga Pilipino na maagang tinuturuan ang mga bata ng mga gawaing bahay. Kaya noong panahong ito ay talagang marami na akong obligasyon sa bahay. Ako na rin ang tagaluto at tagalaba. Isang araw noon, marami akong labahan. Halos magtatanghali na ako natapos sa paglalaba at doon ko iyon isinampay sa likuran ng bahay namin. Bali noong time na iyon ay bakante na ang likuran dahil ipinasira na nila Papa ang paupahan. Kaya doon na ako nagsampay. Matapos makapagsampay ay nagpahinga na rin ako at nakatulog. Kinahapunan, pasado alas 5 na siguro noong maalala ko na meron nga pala akong mga sinampay. Kaya dali-dali na akong nagtungo sa likod para magligpit. Una kong pinagkukuha ang mga damit. Tapos noong ikalawang balik ay saka ko kinuha ang mga pantalon. Noong hinihila ko na iyon ay nakuha ko naman ang unang pantalon. Pero iyong mga sumunod ay ayaw na. Nakakailang hila na ako at nilalakasan ko na talaga ang paghila pa itaas. Pero tila may humaharang sa kamay ko kapag hinahatak ko ang pantalon. Iwinawagayway ko ang aking kamay sa ere
kung may nakaharang ba na tali o kung ano, pero wala talaga. Kaya muli ko na namang inulit ang paghila, pero ayaw pa rin. Kaya doon ko na napagtanto na hindi na iyon normal. Mukhang pinagkakatuwaan ako ng kung anong elemento doon. Sa takot ay dali-dali na akong tumakbo papasok ng bahay at hindi ko na muna kinuha ang mga pantalon. Itong aking sunod na karanasan ay naganap noong panahong 20 taong gulang na ako at meron ng anak. Habang nagbe-breastfeed ako noon, ay nagkikwentuhan kami ni kuya ko. Bali naroon ako nakaupo sa isang upuan na nakalagay malapit sa pintuan namin na nakasara. Ang kuya ko naman noon ay naroon sa kanyang silid. Bali unang kwarto ang kanya mula sa pintuan. Kakalabas lang din noon ang ospital ni kuya gawa ng kanyang sakit sa buto. Nagtatawanan pa kami noon habang nagkikwentuhan. Bandang 5 iyon ng hapon nang bigla ang bumukas ang pinto at humampas sa likuran ko. Ramdam namin ni kuya na merong taong pumasok pero wala kaming nakikita. Ramdam ko pa ang hangin ng pagdaan noon sa gilid ko. Nagkatinginan kami ni kuya dahil sa nagkabiglaan din kami. Ilang saglit lang ay lumabas din iyon dahil naramdaman ko pa ang pagdampi ng mahabang damit noon sa hita ko. Ilang saglit pa ay napatayo ako at sumilip sa labas. Doon ko na nakita iyong isang itim na malaking nilalang. Dire-diretso iyon sa likuran ng bahay. Noong makapagsalita na kami, ay nagtanong si kuya kung ano iyon. Sabi ko na lang na ewan, wala akong nakita. Pero halata na namumutla din si kuya sa takot at kinikilabutan sa naramdaman naming presensya. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya ang nakita ko. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating si mama. Tinatanong kung may dumating raw ba na bisita. Sabi naman ni kuya na oo, pero mukhang kaluluwa. Nagulat naman si mama sa sagot na kanyang narinig. Tinanong naman siya ni kuya kung meron daw bang inaasahan na bisitang darating. Sumagot naman si mama ko na oo daw. Pinsan niya daw ang nagsabing darating. Pero nagtataka pa rin siya sapagkat yung sinabi niyang pinsan ay tumawag sa kapitbahay namin na pang-apat na bahay pa iyon mula sa amin na may tindahan. Doon daw tumawag noong umaga. Sa parugan pa rin po ito nangyari, Sir Kyle, ha? Nagulat nga daw siya dahil paanong may tatawag doon. Eh hindi nga niya alam ang telephone number ng kapitbahay namin iyon. Pero sinagot niya pa rin daw kasi tinatawag siya ng anak noong bahay na may telepono. Sabi daw sa kanya ay ganito. Uy! Munay Tessy! Ang saya pa daw ng boses noong nasa kabilang linya. Pero ang mama ko ay naguguluhan kung sino. Pinipilit daw niya nakilalanin ang boses pero wala talaga siyang ideya kung sino ang nasa kabilang linya. Kaya tinanong niya na talaga kung sino iyon o kung ano ang pangalan. Pero sumagot lang daw iyon ng basta manay. Ate po iyong manay kung sa Tagalog. Sabi, basta manay, bibisita ako sa inyo mamayang 5. Tapos binaba na ang telepono. Kaya naman yung mama ko ay naroon sa labas na naghihintay kung sino ang bisitang darating. Pero yun na nga, ayon pa kay mama, na babae iyong nakausap niya sa telepono. Pero base naman sa nakita ko na naglalakad patungo sa likuran ng bahay,
ay isa iyong maitim na lalaki. Wala na rin namang paramdam uli ang nilalang na iyon sa amin. Itong kasunod kong kwento, Sir Carl, ay naganap noong panahong nasa 22 taong gulang na ako. May mga bagong kaibigan na rin ako noon. Isang hapon, inaya nila ako na mag-video-okay sa isang sing-along bar sa may Antipolo sa may Inaris banda. Sa ngayon nga, ay tinayuan na iyon ang Pandimanila. Hindi naman kami masyado noon umiinom ng marami. Puro lang agawan ng mikropono. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay inaya ako ng kaibigan ko na mag-CR daw muna kami. Ang totoo niyan, hindi naman talaga mag-CR o umihi. Para lang mag-retouch ng makeup at lipstick. Habang nag-aasikaso kami ng aming mukha, ay biglang may isang boses ng babae na tumawag sa akin mula sa cubicle ng CR. As in, malinaw talaga ang pagkakabanggit ng pangalan ko ng 3 beses na parabang nakakulub ang boses na iyon. Akala ko nga ay ako lang ang nakarinig. Noong magkatinginan kami ng kaibigan ko, ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Kaya alam ko na narinig niya iyon. Dali-dali na nga kami lumabas ng CR, tapos inaya na rin ang mga kasama namin na lumipat sa kabilang bar. At doon na namin ikinuwento sa kanila ang nangyari sa CR na aming pinanggalingan. Ito namang isusunod kong kwento, Sir Carl, ay naganap doon sa nilipatan naming bahay. Ibinenta kasi ng mga magulang ko ang bahay at lupa namin dahil nakakaramdam na sila ng takot. Sunod-sunod kasi ang mga namamatay na mga kapitbahay namin na dahil sa bangungot. Doon naman kami lumipat sa Pluhay, sa may Angono. Isang gabi noon, mga pasado alas 7 siguro, ay naisipan kong magtungo sa tindahan para bumili ng sigarilyo. Noong pagkabalik ko sa bahay namin, ay nakita ko sa labas na merong isang bata na mga nasa 7 hanggang 8 taong gulang siguro ang nakasilip sa bintana ng bahay namin. E dahil sa may ilaw kami sa labas, kaya unti-unti kong nakikita na ubod ng itim ng batang iyon at walang saplot. Noong mapansin ng bata na paparating ako, ay nakita kong lumingon iyon sa akin, Sir Carl. Doon na talaga nanayo ang mga balahibo ko at pakiramdam ko din ay lumaki ang ulo ko sa kaba at takot. Dahil ang bata ay may nakakatakot na mukha. Ang tenga niya ay malaki na matulis ang dulo at pula ang mga mata. Napahinto ako dahil sa takot at nakatingin lang sa kanya. Nang bigla iyong tumakbo papuntang likuran ng bahay namin. Noon ako napaisip habang nakasunod lang ng tingin sa kanya kung saan dadaan gayong mataas na pader ang gilid ng bahay namin na pinabakuran ng aming kapitbahay. Kinuwento ko iyon sa aking mga kapatid pagkapasok ko ng bahay. Dahil kitang-kita sa mukha ko na natatakot daw ako. Wala kasi noon ang mga magulang namin. Sabi naman ng kapatid ko na baka aswang na tiyanak daw. Sabi ko naman na diba yung tiyanak ay baby lang. E malaki na iyon, kaya natawa ang kuya ko sa aking sagot. Nagtrangka na lang kami ng pintuan at mga bintana dahil sa takot na baka muli pa iyong bumalik. Itong kasunod ko naman na kwento ay naganap noong buntis ako sa 2 kong anak. Tandang-tanda ko pa na nasa mga 7 buwan na noon ang aking ipinagbubuntis. Kung doon sa mga nauna kong kwento
ay may kwarto ako noon. Sa panahong ito naman ay nasa sala na lang ako natutulog. Paano ba naman kasi si Mama? Pinarentahan ang mga kwarto namin para daw may extra income. Kaya sa sala na lang tuloy ako natutulog. Isang gabi noon, mag-aalas 8 pa lang siguro, ay nakahiga na ako at nakatulog na rin agad. Sa bahay po namin ay pinapatay talaga ang lahat ng mga ilaw, maliban lang iyong sa kusina para may natitirang liwanag sa loob ng bahay. Malalim na noon, Sir Carl, ang tulog ko. Nang bigla na lang akong dumilat sa posisyong nakatihaya. Nagulat ako sa sarili ko. Bakit ako biglang dumilat? Tanong ko pa sa aking isip. At bakit ako nagising habang hindi kumukurap na nakatingin lang sa bubong? Pagkatapos noon, Sir Carl, ay bumaling ako ng tingin sa pintuan nang biglang may kumatok ng mahina. Pero mabibilang mo na 3 beses iyon. Halos hindi ako makakilos sa kinakahigaan ko. Kinakabahan at nahihintakutan ako, lalo na noong napadako ang aking tingin sa orasan sa dingding. Eksaktong 3:00 ng madaling araw iyon. Kahit may kumakatok, ay hindi ko iyon pinagbuksan at hindi rin ako gumagalaw sa aking kinahihigaan. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita kong nagising na ang aking ama. Isa kasi siyang vendor sa palengke at umaalis bago mag-4:00 para mamili ng kanyang mga paninda sa Pasig. Sabi ng tatay ko, buti at hindi ko raw binuksan ang kung sino man na nasa labas na kumakato. Dahil hindi daw galing sa normal na tao ang ganong uri ng katok, lalo na sa madaling araw. Maaaring maligno o aswang daw iyon, lalo na at kasalukuyan akong buntis. Ang sunod na kwento ko naman, Sir Carl, ay nangyari dito na sa Netherland. 24 na taong gulang na ako noong makarating dito dahil nakapangasawa ako ng isang Netherlander. Noong makarating ako dito ay wala na akong kababalaghan na naranasan. Maaaring hindi na rin aktibo ang aking 3rd mata. Taong 2019, galing ako noon sa trabaho at pauwi na nang maisipan kong dumaan sa bilihan ng gulay. Gusto ko kasi noon na mag-ulam ng gulay. Nakakasawa na kasi ang palagi na lang karne. Kaya sakay ng aking bisikleta ay dumiretso na ako sa tindahan ng gulay. Dito sa Netherland, ang mga tindahan ay may dingding na gawa sa salamin na transparent, kung kaya't makikita mo talaga ang mga tao sa loob. Hindi pa nga ako nakakababa noon ng bike nang mapatingin ako sa isang tindahan ng damit. May isang tao na nakamaong ng jacket. Matangkad na payat iyon at nasa harapan na ng cashier. Marahil magbabayad na iyon ng kanyang mga pinamili. Laking gulat ko noong mapatingin ako sa bandang ulo niya dahil wala iyong ulo. Balik at pababa lang ang nakikita ko. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata dahil baka namamalik mata lang ako. Pero noong muli kong ibalik ang tingin ko sa taong iyon ay ganun pa rin. Wala pa rin siyang ulo. Kinakabahan ako noon na tumingin sa ibang direksyon. Mahigit 10 minuto siguro, saka ko binalikan ng tingin yung taong iyon. Nakita kong may ulo na siya ulit. At noon ko rin nalaman na isa pala iyong babae na maiksi ang buhok at medyo may edad na rin.
Ang ginawa ko, imbis na bibili ako ng gulay, ay napauwi na lang ako bigla. Pagkarating sa bahay, ay hindi ako mapakali at tahimik lang. Kaya tinanong ako ng asawa ko kung bakit hindi raw ako kumikibo. May naging problema daw ba ako sa trabaho? Kaya napilitan akong ikwento sa kanya na may nakita akong taong walang ulo. Ang asawa ko po ay walang relihiyon. Hindi naniniwala na mayroong Diyos, kaya natural din na hindi siya naniniwala sa mga paranormal na bagay o kababalaghan. Alam mo po, Sir Carl, noong matapos kong magkwento sa kanya ay napakasarap niyang batukan. Dahil humagalpak ba naman iyon ng tawa, sabay tanong kung anong droga daw ba ang tinira ko. Diba nakakainis iyon? Natatakot ka na nga tapos pagtatawanan ka pa. Kaya binuksan ko na lang ang Facebook ko at nakausap ko ang aking pinsan sa Messenger. Sabi niya ay masama daw iyong nakita ko. Dapat daw ay kinabig ko iyon o ginulat. Pero dahil nga sa hindi ko na nagawa, sinabihan niya na lang ako na lahat daw ng damit kong suot ay sunugin. Kaya ginawa ko agad para maputol ang malas na dala noong aking nakita. Maniwala ka, Sir Carl, pati underwear ko at bra ay isinama ko sa pagsunog. Ganun ako natakot doon sa taong nakita kong nawala ng ulo. Sa ngayon, Sir Carl, ay 42 taong gulang na ako. May apo na sa panganay kong anak. Hanggang dito na lang po ang kwento kong kababalaghan. Sana ay iyong maibigan at sana magustuhan ng iyong tagapakinig at tagasubaybay ng iyong channel. Next time na yung iba. Dito na muna magtatapos ang kwento ko, Sir Carl. Maraming salamat po. At isa ako sa mga mag-aabang kung ito ay iyong maitatampo. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulang basahin ang kwentong handog sa atin ni Sir Carl, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Shayla Hart, guest narrator ni Sir Carl. Inaanyayahan ko rin po kayong dumalaw sa aking channel. Ang pangalan ay Anting Era. Marami din po ako doong kwentong handog para sa inyo. Natiyak kong magugustuhan at sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo doon at mag-iwan ng bakas kahit isang simpleng hi o present. Man lang, labis ko na po iyong ipagpapasalamat. Simulan na po natin ang kwento. Hi Sir Carl, ako nga pala si Angela, 27 taong gulang, may 2 anak at taga Sambuanga. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap nung panahon ng aking kabataan. Siguro, mga nasa 8 or 9 taong gulang pa lamang ako noon. Nakatira po kami sa liblib na bahagi ng lugar, malubak at hindi pa sementado ang daan, bukid pa rin kasi iyon. Gaya ng mga pangkaraniwang naninirahan sa liblib na bahagi, ay wala rin kaming malapit na kapitbahay. Meron naman po sana kaming bahay sa baryo o iyong kabayanan na matao at maraming kapitbahay, pero mas pinili ng mga magulang ko na doon sa bukid tumira. Bale, ang isang kuya kong meron ng pamilya ang nakatira doon. Laking tuwa na lang nga namin ng kapatid kong sumunod sa akin kapag pinapababa kami sa baryo doon kila kuya para maghatid ng gulay na ipapabenta. Kung maaari nga lang ay ayaw na naming bumalik pa sa bukid dahil gustong gusto namin ng kapatid ko na pagmasdan ang mga taong tumadaan sa kalsada. Animo'y isang magandang tanawin na iyon para sa amin. Kasi kapag medyo hapon na ay pinapauwi na rin kami ni kuya sa bukid. Dahil iyon ang bilin ni Mama. Kaya kapag malakas ang ulan, ay natutuwa kami dahil hindi kami papauwin sa bukid. Maliban sa madulas,
Meron din kasing madadaan ang mababaw na ilog na kapag umuulan ay talagang lumalalim. Kaya kapag ganun, ay doon na kami pinapatulog ni Kuya sa bahay nila. Ewan ko ba sa mga magulang namin kung bakit gustong gusto nilang tumira doon sa bukid. Noong tinanong ko naman sila kung bakit hindi na lang kami sa kanayunan tumira, ang sabi naman ay ano daw ang kakainin namin kung hindi sila magtatanim sa bukid. Sabi ko naman na pwede pa rin namang magtanim sa bukid, tapos uuwi na lang sa nayon kinahaponan. Sa mga panahong iyon, Sir Carl, ay sobrang hirap ng buhay namin. At literal na gulay araw-araw ang ulam namin na nilalagyan lang namin ng asin. Maswerte na kung makapag-ulam kami ng daing ng isang beses sa isang buwan. Dahil nasa bukid nga kami nakatira, kaya madalas kaming pinalalahanan ni Mama na bago pa tuluyang dumilim ay dapat nasa loob na kami ng bahay. Marami din kasing bumabalot na kababalaghan sa lugar na iyon. Isang araw noon, bandang tanghali, nasa labas kami ng kapatid ko naglalaro. E dahil sa makukulit nga at mga bata pa, kaya hindi maiwasan ang pag-iingay at sigawan. Kinagabihan noon ay inapoy na ako ng lagnat. Kinabukasan ay hindi na ako makabangon dahil sobrang sakit ng tagiliran ko. Kung ano-anong gamot na ang ipinainom sa akin, pati ng mga herbal, pero wala pa rin talagang nangyayari. Hanggang sa naging halos butot balat na ako sa sobrang kapayatan. Kaya naman, pinuntahan na ni Papa ang isang manggagamot. Noong masuri ng manggagamot, ay sinabing pinaparusahan daw ako ng isang engkanto. Dahil sa pag-iingay ko ng tanghali, sinaksak daw ako sa tagiliran ng isang kawayan at iniwan na iyon doon. Kaya hindi gumagaling at unti-unting nagpapahina sa akin. Matapos nga ng mahabang ritual ng gamutan na ginawa ng albularyo, ay parang meron siyang hinugot sa tagiliran ko. Wala pang sugat ha. Basta iyong pakiramdam na may hinuhugot na masakit mula sa loob mo. Tapos, biglang lumitaw sa kamay ng albularyo ang isang putol na manipis na kawayan. Iyon daw ang itinusok sa akin. Ibinigay iyon ng albularyo kay Mama at sinabing itago. At kung meron mang magkakasakit ay pumutol ng kapiraso noon at ilagay sa baga tapos ipausok sa taong may sakit. Kaso nga lang, naiwala din iyon ni Mama. Ang sabi niya, binalot niya raw iyon ng tela at nilagay sa gilid ng damitan. Pero bigla na lang daw nawala. Napagbintangan pa nga kami na baka pinaglaruan daw namin. Isang gabi, kami nila Mama at isa kong kapatid ang naiwan sa bahay. Araw kasi iyon ng Linggo kaya nasa bayan si Papa para magsabong. Pagkatapos kumain ay umakyat na kami agad sa itaas para magpahinga. Hindi na namin hinintay si Papa. Pasado alas 8 ng gabi pero wala pa rin si Papa at mga kapatid ko. Kasalukuyan kaming nakahiga nang biglang humangin ng malakas kasabay ng pamilyar na boses. Boses iyon ng isa kong ate na nagtatrabaho sa Marawi noon. Humahagik-hik na animoy kinikiliti. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko, nawalan ako ng lakas. Ang ate ko ay napaihi na sa kanyang salawal dahil sa takot. Tahimik lang siya at nagsusumiksik siya sa tagiliran ni Mama. Hindi ko alam pero dumungaw pa ako sa maliit naming bintana. Pinigilan pa ako ni Mama pero hindi talaga ako nagpapigil. Hinanap ko ang pinagmulan ng tawang iyon. Ngunit wala namang tao. Mga huni lang ng kuliglig ang naririnig ko. Bigla akong kinilabutan ng mapagtantong wala naman talagang tao sa labas at imposibleng si ate iyon. Maya-maya pa ay meron na kaming naririnig na kakaibang huni ng ibon. Nagkatinginan kaming tatlo tapos sumenyas si Mama
na huwag daw maingay. Tumayo siya at kinuha ang nakasabit na itak sa dingding. Si ate ko naman ay hindi malaman kung tatayo ba o uupo. Nang makita siya ni mama, ay pinaupo siya at binulungan na huwag ngang maingay at huwag tatayo. Sinabi rin ni mama na magdasal na lang daw kami na sana walang mangyaring masama sa amin. Kaya kahit nanginginig sa takot, ay pumikit na lang ako at nagdasal ng mataimtim. Pagkalapit ni mama sa amin, ay nagsiupo na kaming tatlo habang tahimik lang na nakikiramdam sa paligid. Siguro halos magkalahating oras din ang tunog ng kakaibang ibon na paikot-ikot sa bahay namin. Ang sabi ni mama na isa raw iyong aswang. Naibsan lang ang aming takot noong mawala ang tunog at pagkalipas pa nga ng isang oras, siguro mahigit ay dumating na sila papa at may dalang manok. Nanalo daw siya sa sabong kaya agad na sinimulan ang pagluluto kahit paggabi na at tapos na rin kaming maghapunan. Noong ikunekwento namin kina papa ang nangyari tungkol sa narinig naming tawa ng isang ate ko sa labas. At iyong aswang na nagpapaikot-ikot sa bahay ay tinawanan lang kami. Bakit hindi pa daw kami masanay eh alam naman naming nasa bukid kami nakatira. Matapos makapagluto noong manok ay nagsikain kami ulit dahil masarap ang ulam. Saktong patapos na kami sa pagkain nang bigla na naman kaming nakarinig ng pagtawa. Natahimik kaming lahat at nagkatinginan. Walang gustong magsalita sa amin. Ang dalawa kong kapatid na lalaki na napakayabang ay tila napaurong ang dila. Kanina, ang yayabang pero ngayon biglang umurong ang buntot dahil sa takot. Ang boses na aming narinig ay kaboses naman ni Papa. Sa oras na iyon, ay nanginginig na naman ako sa takot. Dali-daling kinuha ni Papa ang itak. Tapos, nagsalita ng pasigaw si Papa. Patahimikin niyo na kami. Hindi namin kayo ginagambala. Sigaw ni Papa. Ilang saglit lang, ay biglang humangin ng malakas. Tapos, muli nang bumalik sa pagiging tahimik ang paligid. Nabawasan na rin ang aming takot dahil hindi na namin nararamdaman ang kung anumang nilalang na nasa labas. Inaasar ko pa nga noon ang dalawa kong kapatid na lalaki na tahimik pa rin. Sabi ko, nasaan ang tapang at yabang nila? Kung matapang sila, sige nga, subukang lumabas ng pinto. Pero tila natahi ang mga bibig noon at hindi sumasagot. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na kami sa taniman ng gulay. Nagtatanim kami ng mga gulay, saging at iba't ibang klase ng mga prutas. Sa murang edad ay natuto na kaming magbanat ng buto. Araw-araw kaming nagtatrabaho sa bukid upang may makain. Pero kahit halos wala nang ang araw ng pahinga, ay may mga araw pa rin na isang beses lang kami kumakain at sa tanghalian lang iyon. Itinutulog na lang namin sa gabi ang gutom. Hanggang isang hapon ay muling sinubok ang katatagan ni Papa. Alas 5 ng hapon noon nang makakita si Papa ng isang pusang itim sa labas ng bahay namin. Kasalukuyan siyang nakaupo sa dulo ng hagdan habang si Mama naman ay abala sa pagluluto ng hapunan. Wala kaming pusa kaya nagtaka si Papa kung bakit may pusa lalo pat bigla rin itong nawala sa paningin niya. Dali-dali niyang isinara ang pinto. Anya, bigla siyang kinilabutan nang makita ang pusang iyon. Nasa eskwela pa kami ng mga oras na iyon dahil malayo ang eskwelahan kaya madilim na bago kami makarating sa bahay. Saan na naman kaya galing ang maligno na yun? Turan pa ni Papa kay Mama. Hindi naman siya sinagot ni Mama dahil siya man ay wala ring idea kung bakit nagkaroon ng pusa at bigla na lamang naglaho na parang bula. Kaagad sinabi sa amin ni na Papa ang nangyari. Nanindig ang balahibo ko sa batok
nang isalaysay iyon ni Mama sa amin. Magmula na rin yun ay takot na kaming magpagabi sa daan. Ni umihinga kong gabi ay kailangan pa naming gisingin si Mama. Kung minsan ay nakakarinig kami ng sumisitsit sa amin kahit tanghaling tapat. Isang hapon noon nang maisipan naming mamingwit sa sapa. Dahil maganda ang panahon ay sumama ako sa kapatid kong babae. Ang papa ko naman ay nasa bukid pa, nanguha ng mga gulay para sa hapunan namin. Ang dalawa kong kapatid na lalaki ay inutusan ni Mama para pumunta sa baryo upang umutang ng gaas, posporo, asin at betchin. Naiwan mag-isa sa bahay si Mama. Wala namang kaso iyon dahil malapit lang naman ang sapa na pupuntahan namin. Saka, papauwi na rin naman si Papa ng mga oras na iyon. Nagsimula na nga kaming maglakad papuntang sapa. Ang daan, Sir Carl, papuntang sapa at sa taniman namin ay iisa. Kaya kung sakaling pauwi na si Papa, ay siguradong masasalubong namin dahil wala namang ibang daan. Hindi pa kami gaanong nakakalayo ay narinig namin may kausap si Mama. Nagtaka kami ni Ate dahil imposibleng si Papa iyon dahil wala pa siya sa bahay nung umalis kami. Tapos, hindi naman namin nasalubong. Ang dalawa naman naming kuya ay kakaalis pang papuntang bayan kasama si Bunso. Sabi ni Ate sa akin na bumalik daw kami ng bahay dahil kinakabahan siya. At para malaman na rin namin kung may bisita ba kaming dumating. Pumayag naman ako, kaya dahan-dahan na kaming naglakad papabalik. Tanaw na namin noon ang bahay, ay naririnig pa rin namin si Mama na may kausap. Kaya noong naroon na kami, ay tinanong ni Ate si Mama, "Ma, sino po ang kausap ninyo?" Sumagot naman si Mama, "Ang papa nyo." Muli namang sumagot si Ate, "Paano si Papa, Ma? Eh hindi naman namin siya nasalubong." Bago pa makasagot si Mama, ay may narinig kaming naglalakad papalapit sa amin. Kaya napalingon kami. Nakita namin si Papa iyon at mukhang kakarating pa lang dahil may bit-bit pang maraming gulay na nakalagay sa bayong. Nagtataka pa siya habang palipat-lipat sa amin ang mata. Iniabot nun sa akin ng dalang bayong na pinaglagyan niya ng mga gulay. Umakyat na rin ako sa taas. "Kararating mo lang?" Hindi mapigilang tanong ni Mama kay Papa. Nagsalubong ang kilay ni Papa sa tanong na iyon ni Mama. Nagtataka siyang tumango habang ang mga mata ay nakapirmi kay Mama. Nakita kong napalunok si Mama at nagmamadaling umakyat sa taas. "Sino yung kausap ko dito kanina? Bakit kasi ngayon nga lang ako dumating?" Usisa ni Papa. Sumunod na rin siya kay Mama sa taas. Nagkatinginan kami ni Ate ko. Nababasa ko sa mata nito ang takot. Sinalaysay ni Mama ang nangyari. Hindi nakaimik si Papa. Hindi na rin kami tumuloy sa pamimingwit dahil sa takot. Kinilabutan si Mama. Ayon sa kanya, kaya pala hindi nagsasalita ang kamukha ni Papa dahil hindi naman pala talaga siya iyon. Nagpapanggap lang bilang si Papa. Naisip ko ng mga panahong iyon, baka kami lahat sa bahay ay may kanya-kanyang kakambal. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating din ang dalawa kong kapatid. "Anong nangyayari dito?" Bungad sa amin ng dalawa kong kapatid nang makitang tahimik kami. "Hindi kumibo si Papa." Tila may malalim itong iniisip. Habang si Mama naman ay hinihiwa nito ang mga gulay. "Hindi talaga titigil ang mga iyan hanggat hindi tayo umaalis dito." Napatingin kami kay Papa nang magsalita siya. Bumuntong hininga pa siya na animoy na daganan siya ng apat na tao. "Kailangan na yata nating lumipat ng tirahan," dagdag pa niya.
Sabay kaming napatingin kay Papa. Bakas sa mukha nito ang sinseridad. Napapaisip si Mama. Ayaw na ayaw nito na palipat-lipat kami ng tirahan dahil sayang ang nasimulan naming mga pananim. Iyong palay na itinanim namin ay isang buwan na lang pwede nang anihin. Kahit kami man ay hindi gusto ang ganoong sitwasyon. Patigil-tigil kami sa pag-aaral dahil lang sa mga elementong nagpapakita sa amin. Ayaw talaga nila kaming titigilan. Hanggang kailan tayo ganito? Lagi na lang ba tayong iiwas, mapatao man o elemento? Bakas sa mukha ni Mama ang lungkot. Nilapitan siya ni Papa at marahang kinausap. Kami man ay nanghihinayang din sa mga pananim namin. Tama si Mama. Sayang kung iiwan lang namin basta-basta. Maraming pananim ang masasayang kung aalis na lang kami agad-agad. Kinaumagahan, maagang umalis si Papa papuntang baryo. Kakausapin niya umano ang manggagamot. Ayon sa kanya, kailangan nang puksain ang mga masasamang elemento na laging nagpapakita sa amin. Dahil lagi kaming nagkakasakit kung makakalikha lang ng kaunting ingay. Naghintay kami ng tanghali, ngunit hindi pa sila dumating. Ang sabi ni Papa, isasama niya raw iyong manggagamot sa bahay namin para malaman namin kung bakit kami ginagambala ng mga elemento na iyon. Nauna na kaming kumain ng pananghalian. Nang matapos ay naglaba kami ni ate ko. Ang dalawa kong kapatid naman na lalaki ay inutusan ni Mama na sunduin sina Papa sa baryo. Makalipas ang isang oras ay natapos din namin ang paglalaba. Ngunit sumapit ang hapon na walang isa sa kanila ang dumating. Kaya nagpasya na lang si Mama na mamitas ng bunga ng mga talong, kalabasa at malunggay. Malapit lang ang kuhaan ng mga gulay sa bahay namin. Ilang metro lang ang layo, kaya makikita lang namin si Mama. Naiwan kami ng ate ko. Sinalang niya ang takore at ako naman ay umigib ng tubig. Ilang sandali lang ay dinig namin na may tinatawag si Mama at ang pangalan ng bunso naming kapatid ang tinawag niya. Alas 5 iyon ng hapon. Nagkatinginan kami ng ate ko. Bigla ay ginapangan na naman ako ng takot. Anong nangyari sa tinitirhan namin? Bakit may mga elemento kaming nakikita? Ilang sandali lang ay umuwi na si Mama. Hinahanap niya agad sa amin ang bunso naming kapatid. Nasaan na yung kapatid ninyo? Hindi pa ba umuwi rito? Aniya nang tuluyang makapasok sa loob. Umiling si ate. Ilang sandali pa ay sabay na dumating sina Papa at ang dalawa kong kapatid. Namutla si Mama nang makita ang suot na damit ng bunso namin. Ayon kay Mama, iyon din daw ang nakita niya kanina habang nangunguha siya ng gulay. Kulay dilaw na t-shirt at cotton short. Panay daw ang tawag ni Mama sa inaakalang kapatid namin. Pabalik-balik daw ito, di umano, sa nilalakaran habang matamang nakatitig lang kay Mama. Habang isinasalaysay iyon ni Mama ay hindi namin mapigilang kilabutan. Ang kasamang manggagamot ni Papa ay tahimik lamang nakikinig kay Mama. Hanggang sa nagulat na lamang kami sa sinabi nito. Kailangan ninyong kumatay ng isang baboy at 7 manok upang tigilan nila kayo. Sabi ng manggagamot sa amin. Natigilan si Papa. Marahas siyang bumuntong hininga. Walang-wala kami tapos magkakatay kami ng baboy at 7 manok? Hindi mapigilang bulalas ni Papa. Tumango ang manggagamot. Kinabukasan ay kaagad naghanap si Papa ng baboy. Dahil may mga alaga naman kaming manok ay hindi na kailangang maghanap. Matapos maihanda ang lahat ng mga kailangan ay isinagawa na ng manggagamot ang ritual na pag-aalay at pakikiusap. Nagpasalamat kami sa manggagamot matapos niyang magawa ang pag-aalay.
hindi na raw kami gagambalain doon sa mismo naming bahay. Pero sa ibang parte ng kagubatan ay maaari pa rin kaming paglaruan ng mga elemento. Kaya lahat kami ay ginawan ng pangontra na ginawang kwintas. Dahil doon ay hindi na naulit pa iyong mga ganoong panggagambala at panggagaya sa amin. Noong nagsilakihan na kami at nakapagtrabaho na rin sa bayan, ay pinilit na namin sila Mama at Papa na sa bayan ng manirahan. Kaya na rin naman namin silang suportahan sa mga pangangailangan at nagtulong-tulong na lang kaming magkakapatid sa gastos. Kasi kahit naman may pangontra pa kami at nakapag-alay na, ay hindi malayong meron pa rin talagang ibang elemento ang maglaro sa amin. Lalo na at kami lang talaga ang naninirahan sa bahaging iyon ng bundok. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang kwentong aking maibabahagi. Maraming salamat po. Gumagalang, Angela. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.